Fire Signs, hello, kamusta kayo? Welcome dito sa ating YouTube channel or Facebook page kung saan man po kayo nanonood. Thank you so much sa ating mga returning subscribers, yung mga laging nakasubaybay dito sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. Sana hindi po kayo magsawa, and para naman doon po sa mga bago dito, please don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel and Facebook page. And for personal readings, mag-message directly po kayo sa aking Facebook page. Yung link at details nakalagay sa description below. Tingnan muna natin yung energies ninyo, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ano ba yung mga dapat ninyong malaman? Ayan. This is a timeless reading. Kung kailan nyo po ito mapanood, hindi ko po ito lalagyan ng specific na petsa. Wow! Meron kayong clover. Kaya lang meron din kayong snake. Okay, so you have ship. Unang-unang card mo. Ship. This translates to traveling. So baka yung iba sa inyo may pagta-travel kayong gagawin. O whether by ano ito, by sea or by air, no? Kung mag-aeroplano or magbabarko, basta merong traveling dito. Sabihin na natin pwedeng this is exploration, kung naghahanap kayo ng opportunities o trabaho, this is an indication. So, pwedeng may opportunity, may swerte. Okay, ayan, maliwanag yan kasi ayan, nagsama silang dalawa ni Sheep and Clover. Itong Clover is maswerte. No, may mga paparating na swerte para sa inyo. So, maliwanag itong ship mo, no, na kung talagang mag-abroad ka o may pupuntahan ka, kung hindi man ito about business, pwede namang travel-travel lang, no, yan. Basta by air or by sea, itong travel ninyo. So, most likely sa ano, barko, pwede nga iba sasampa ng barko kung kayo ay, ano, sailor, o kung nagtatrabaho kayo sa cruise ship. Diba? Basta may mga nakikita akong ano dito, sailing. Pag ano, paglalakbay by water. You have also snakes. So, alam na natin anong ibig sabihin, danger, temptation, competition, mga ano ba tawag dito, yung tamang pwede mong ikapahamak. No, ito 'yon, tao man ito o sitwasyon, no, hindi lang ito laging tao. Pero 'yun na nga, malakas 'yung energy ng temptation, pagta-traidor. Pwede ring may kinalaman sa ano, paninira, no? Maraming ano 'to eh. Ibig sabihin 'yung snake, danger. Danger itong ano, itong snake na ito, kalaban, sabihin na natin, or yung tamang hindi maganda yung gagawin sa inyo or magte-take advantage, ano? Yan. Literal kasi na ano, tutuklawin ka ng ahas, 'di ba? Ganun 'yun, 'di ba? Minsan sasabihin nila pinakain mo sa palad mo tapos tutuklawin ka. Ito 'yun, energy ng snake. Okay, so kung may mga bagay kayong importante, tao man 'yan o bagay, mag-ingat kayo kasi pwedeng may mga ahas, o 'di ba? May mga agaw. May umaaligid kasing snake dito. Brawny, bold. Okay, so si Bear kasi is about strength, protection. So, protektahan nga yung mga valuables ninyo.
Napaka-importante na protektahan ninyo yung mga yan. Relationship man yan, pera, mga kagamitan. No? And also, ang bear is also about hindi lang pagiging protective, pagiging strong. So, hindi lang ito about poprotektahan mo yung mga bagay na mahalaga sa iyo or yung sarili mo, family mo, etc. Ito rin ay pagiging malakas. Okay? Ibig sabihin, maging strong ka pagdating sa mga challenges. Yan. And also, yung bear, minsan indication ito ng ano, warning, no, na maging careful ka pagdating sa mga ano, paglalabas ng pera. Ayan, sabihin na natin na maging wise pagdating sa ano, sa pagmamanage ng pera, kabuhayan ninyo. Queen of Wands, Fire Sign. Pwedeng itong card na to is representing you kasi fire sign ka, Aries, Leo, Sagittarius, or meron kang nakaka-deal na kapareho mong fire sign. May magpaparamdam sa inyo, fire sign. Magre-reconnect kayo. Yan, pwedeng mga barkada mo, childhood na mga ano, kalaro ninyo. Ayan. Someone from the past, ayan, magre-reconnection kayo, pwedeng mga reunion ito, conversations, magtatagpo uli, basta meron ditong ano, reminiscing and nostalgia and reuniting, ayan, whether relatives mo to, kaibigan, special person, past person, yun yun, yung tinutukoy ni Six of Cups, so merong ano, may reconnections, no? The world. Okay, so achievement ito para sa inyo, fire signs. So, meron na naman kayo ma-accomplishment. No? Napakaganda na itong world. So, kung meron mga bagay na magtatapos, for sure, meron ding mga kapalit yan na beginnings para sa inyo, fire signs. No? May mga bagong chapter na magbubukas sa inyo. So, yun yung indication ni the world. So, kung halimbawang romantic itong pag-uusapan natin, sabihin na natin na ano, nagtapos yung chapter ninyo nitong tao na to. Nagtapos itong chapter na ito, itong relationship. Pero, parang merong reconnections. Eh. So, pwedeng ano, meron na namang magsisimula dito para sa inyo. So, love life man ito, career, or ibang bagay. May mga bagay na nagtapos before, pero parang may marireopen or marirevive or magsisimula uli para sa inyo. Okay? Panibagong chapter, panibagong chika sa buhay ninyo yan. Okay? Yun na nga, sabi ko nga, pwedeng ano, kapareho ninyong fire sign. Wow, you have the Nine of Cups. So, pwedeng merong wish come true para sa inyo with the Nine of Cups. Yan. May magbibigay sa inyo ng happiness dito, yun yung nafe-feel ko para sa inyo, fire signs, no? You have the Nine of Cups. So, ano na to? This is something na ano, yung parang hindi lang siya about achievement. Meron kang parang trophy, sabihin na natin. Meron kang matatanggap na, hindi ko alam eh, blessing or completion, no? Ito, kumbaga parang ito ay simbolo ng iyong success, hindi lang yung pati yung iyong katuparan ng mga pwedeng wishes, pangarap mo, or ambition, ayan.
kung ano man itong bagay na to na mangyayari sa'yo ay magandang bagay na magpapasaya sa'yo, and this will complete you. O diba? Ito yun yung marireceive mong blessing na yan. Magandang bagay yan na ikaw ay magiging very proud dyan sa ipagkakaloob sa iyong blessing. And magiging very, very proud and happy ka, fulfilled and complete. Okay, so ito yung mga nakuha ko para sa inyo. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Take care and God bless.